Magandang umaga sa inyo, mga bata. Welcome sa ating Daily Vacation Bible Study Year 2020 na may temang The Way to the Promised Land. Dahil tayo ngayon ay naka-lockdown at naka-quarantine, ang ating DVBS ay gagawin natin sa inyong mga bahay-bahay at may papasa na lang na material na inyong pag-aaralan, babasahin at panonoodin at sasagutan ng mga tanong at kakabisaduhin ang mga memory verse. So ngayong araw na ito, sabayan niyo ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Lord sa tatlong araw na kami po ay magdi-DVBS sa aming po mga tahanan. Bagamat Lord God, kami po ay naka-quarantine at naka-lockdown ngayon ay hindi po titigil ang gawain mo Panginoon sa mga kabataang ito, Lord God. Panginoon, patuloy na bigyan mo po ang bawat isa ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, at ng patnubay, lalong-lalo na sa mga bata, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at ilalayo, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman. Panginoon, ang panalangin po namin sa mga kwento na kanila pong pag-aaralan ay nawa ang mga batang ito ay mabusog sa mga aral, Panginoon, at patuloy silang matuto, patuloy, Lord God, na magamit po nila ang mga lesson ito upang kanilang ma-i-apply sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God, sa iyo lamang po namin ibinabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome to LOJ Venezuela DBBS 2020 na ang tema ay Way to the Promised Land. Ako nga pala si Jenny Ducarloy at tagapagturo sa unang kwento na pinamagatang ang pangako sa bayan. Nang mamatay si Jose at ang kanyang mga kapatid, naiwan ang kanilang mga anak sa Ehipto. Tinawag silang mga Hebreyo at naging mga alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Subalit, hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang bayan at ang kanyang pangako na iligtas sila. Nang iutos ng hari ng Ehipto na patayin ang lahat ng batang lalaki, iniligtas ng Diyos si Moises na noon ay isang sanggol pa lamang. Nang lumaki si Moises, pinadala siya ng Diyos para palayain ang mga Israelita. Nagpadala ang Diyos ng mga 10 salot sa Ehipto hanggang sa pumayag ang hari na palayain sila. Hinati rin ng Diyos ang dagat na pula para makatakas ang mga Israelita palayo sa Ehipto. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Egipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Matapos iligtas ang mga Hebreyo sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto, nangako rin ang Diyos na bibigyan niya ang mga Hebreyo na sariling nilang lupain. Ito ay tinawag na lupang pangako na matatagpuan sa Kanaan. Binigay niya ang kanyang mga utos at inutos niya na sundin nila ito. Ang mga aral sa kwento ay, una, tuparin ang pangako. Dapat natin tuparin ang ating pangako gaya ng ginawa ng ating Panginoon na hindi niya kinalimutan ang pangako niya sa kanyang bayan. Kaya kung tayo ay mangako, dapat natin itong tuparin. Tanong, tinutupad ba natin ang mga pangako natin? Pangalawa, sumampalataya tayo lagi sa ating Panginoon. Bilang pag may binigay sa atin o pinagaling o may nangyaring maganda, dapat lagi tayong mananampalataya sa ating Panginoon at lumaki tayo dapat na may takot sa ating Panginoong Diyos. Tanong, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoon? Pangatlong aral, maging masunurin tayo at di lang ang ating mga magulang o mga nakatanda sa atin ang dapat nating sundin. Dapat sundin din natin ang ating Panginoon. Tanong, sumusunod ka ba sa iyong magulang at sa ating Panginoon? At ang iba pang katanungan na sasagutin nyo dyan sa inyong mga kabahayan ay, ang unang tanong,
Ano ang inutos ng hari ng Egypto? Pangalawa, sino ang iniligtas ng Diyos na iutos ng hari na patayin lahat ng batang lalaki? Pangatlo, sa tingin nyo, bakit iniligtas ng Diyos si Moises? Apat, ano ang hinati ng Diyos para makatakas ang mga Israelita palayo sa Egipto? Panglima, kung ikaw ay isang Hebreo, susundin mo ba ang utos ng Diyos at bakit? Ang memory verse naman natin ay matatagpuan sa Genesis 28:15. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Uulitin ko, Genesis 28:15. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupang ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Magandang araw ulit. Dito lamang tatapos ang unang kwento. Maraming salamat. Isang magandang umaga sa inyo mga bata. Welcome to LOJ DBBS 2020. Ang tema natin ngayon ay The Way to the Promised Land. Ako nga po pala si Jenny Linyola ang magtuturo sa pangalawang araw. Umagat natin ngayon ay ang pagpasok at pagsakop sa lupang pangako. Nang mamatay si Moises, pinili ng Diyos si Josue para pangunahan ang pagpasok sa mga Israelita. Sa lupang pangako, sinabi ni Yahweh kay Josue, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa pagpasok nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako. Sa iyong mga ninuno, kaya't ipinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan na libutin ng buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Dahil sila ay tatawid sa ilog Jordan upang sakupin ang lupang ibibigay sa kanila ni Yahweh buwat sa kampo ng sitim. Si Josue ay nagpadala ng espiya at sila ay pinagbilinan na pumunta sa lupain ng Kanaan. At mamanan ito lalo na ang lungsod ng Jericho. Sa tulong ng Diyos, kanilang napabagsak ang Jericho at natalo ang mga Israelita ang kanilang mga kalaban kaya nakabalik sila sa lupang iniwan ng kanilang mga magulang. Masaya na sana sila kaya lang laging sinusuway ng mga tao ang Diyos. Kapag sinusuway nila ang Diyos, natatalo sila ng mga kalaban. Pero kung magsisisi sila at tumatalikod sila sa kasalanan, ililigtas sila ng Diyos. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israelita ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang ninuno, kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan, binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain. Ayon sa ipinangako niya sa kanilang mga ninuno, hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway, sapagkat pinagtatagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng mga kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pinangako niya sa sambayan ng Israel. Ang mga lesson. Number 1, sumunod tayo sa utos na pinapagawa ng Diyos. Sa atin, katulad ni Josue, hindi siya nagreklamo nung pinili siya ni Yahweh para pangunahan ang bayan ng Israel. Number 2, huwag tayo matakot at mangamba dahil sa lahat ng oras tayo ay sasamahan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga bata, kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok, lagi natin tandaan na tayo ay patatagin at palakasin ng Diyos. Ang mga tanong. Number 1, ano ang mga tungkulin na ibinigay ni Yahweh kay Josue? Number 2, ano ang nagiging resulta kapag sinusuway ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh? Number 3, ano ang inuutos ni Josue sa mga pinuno ng bayang Israel? Ang mga verse. Josue 1:9.
Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos na kasama mo saan ka man magpunta. What's up mga ka-J for Kids? So today is our last day of our DBBS 2020 with the theme of The Way to the Promised Land. Again, I am Jessica Igar, your teacher for today. Ang ating title ngayong araw na ito ay Jesus is the Way, the Truth, and the Life. Matagal na panahon na ang lumipas, ang mga Israelita ay patuloy na naghahanap ng isang Mesiya. Isang araw, sa bayan ng Bethlehem, isang sanggol na lalaki ang isinilang na nagngangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Bata pa lamang si Jesus, lagi na siyang nasa loob ng templo at nangangaral patungkol sa salita ng Diyos. At sa edad na 30 taon, inialay niya ang kanyang buhay sa pagmi-ministeryo, pagtuturo at pagpapakita ng maraming himala sa mga tao katuwang ang kanyang mga alagad. Isang araw, bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig at na ito upang bumalik sa Ama, kaya naman kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya din kayo sa akin, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Kaya't sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan?" At sumagot naman si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama." Ito ay pinatunayan ng ating Diyos nang siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay ng ikatlong araw upang patunayan na siya ang tagapagligtas. So dun po nagtatapos ang ating kwento. Ang ating mga lessons sa ating binasa. Number 1, lagi tayong magtungo sa simbahan gaya na lamang ginawa ng ating Diyos na habang bata pa lang ay nasa templo na siya at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga bata, palagi kayong umattend sa mga gawain natin dahil pagpapalain tayo ng ating Diyos sa mga ginagawa nating mabuti. At matuto tayo na mag-aral, magbasa ng kanyang mga salita. At ang pangalawang lesson naman po ay tularan natin ang ating Diyos na nangangaral sa maraming tao. Kaya kayong mga bata, hindi porkit kayo ay mga bata pa lamang ay wala na kayong magagawa. Maaari niyong ibahagi sa mga kaibigan niyo, mga kalaro at higit sa lahat sa pamilya mo yung mga natututunan mong aral sa ating Panginoon. At paglingkuran natin siya habang tayo mga bata pa lamang at patuloy na ipagamit mo ang iyong buhay sa karihan ng ating Diyos. At ang pangatlo naman po ay kung nais natin na makamtan ang lupang pangako, patuloy tayong manampalataya na si Jesus ang tanging daan para sa ating mga kaligtasan at upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. At ang ating pangatlong aral ay kung nais natin na makamtan ang lupang pangako, patuloy tayong manampalataya na si Jesus ang tanging daan para sa ating kaligtasan at upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan, mga bata, lagi nating tandaan na si Jesus ang tanging daan upang tayo ay makarating sa langit na bayan. So ang ating mga tanong, number 1, ano yung mga ginawa ng Diyos nung siya ay namamalagi sa ating daigdig? Muli, ano yung mga ginawa ng Diyos nung siya ay namalagi sa daigdig? Pangalawang tanong, ano ang mga sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad? Pangalawang tanong, ano ang mga sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad? At ang pangatlong tanong naman po ay, para sa iyo, ano ang mga dapat mong gawin para malugod natin ang ating Panginoon?
uulitin ko. Para sa iyo, ano ang mga dapat mong gawin para malugod natin ang ating Panginoon? So, dumako naman po tayo sa ating memory verse. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Muli, sabi sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yan mga bata, nawa ay kayo ay nag-enjoy, natuto sa mga kwentong ipinas sa inyo ng inyong mga teachers. At sa tatlong araw na ito na DBBS ninyo, ay nawa marami kayong napulot ng mga lesson mula sa kwentong ito. At salamat sa pakikijoin at pakikisama nyo sa ating DBBS. Tayong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord God, nagpapasalamat po kami sa natapos po naming DBBS, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga lesson, mga aral, sa buhay po ng aming mga teachers na ginamit mo para ang mga bata, Lord God, ay turuan ang panalangin po namin. Pagpalayan po ang mga batang ito, lumaki po sila na may takot at pananampalataya sa iyo. Maging masunurin po sila sa lahat ng aspeto, Panginoon. Sa ilaman po namin, ibinabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.